Yan, good evening sa mga kapwa ko guro. By the way, I'm Mr. Ronnie Mark Clemente. I'm from Nabotas National High School. Yan. Ngayon, may nakita ko sa GC ng Teachers Philippines, no? Na pwede raw bang magkaroon ng isang grading sheet, no? Or isang Excel lang na lahat ng ginagamit nila from first quarter, second quarter, third and fourth quarter, even the final grade ay nasa isang Excel lang. Kasi commonly yung mga MAPI teachers natin, hirap na hirap sila, no, sa paggamit ng Excel kasi sa sobrang dami ng ginagamit nila, no. Meron din naman ako kaibigan ng mga MAPI teacher na ang dami nilang Excel na ginagamit. That's why gumawa ako ng sarili natin, no, na Excel, na ito yung Excel na to ay naka-align pa rin naman, no, dun sa may DepEd natin na ibinigay, no, yung binigay ng DepEd na Excel. Yan, paano ba gamitin to, no? Papakita ko na rin sa inyo kung paano ba na what you call that nagpa-function, no, yung ginawa kong Excel. Yan, kung mapapansin niyo dito sa baba, may input data, tapos may M1, A1, PE1, H1, QG1, and may 2, may 3, may 4, and FG. Now, pag sinabi kong 1, that is for the first quarter. So, music 1, which is the first quarter of the music. A1, or arts, first quarter. Physical education 1, or the first quarter for the physical education. Health 1, no? And the quarterly grade 1. So, eto, nandito na lahat. No? I-input na lang natin. Ngayon, ang nakikita ko kasi sa mga MAPI teachers natin, ini-input nila one by one yung grades ng mga bata, no, or kinaka-copy-paste nila. Pero dito, mapapansin niyo, meron ditong input data na kung saan kapag in-input natin yung names ng mga estudyante, direct siya na mapupunta doon kay lahat ng mga sheets na to. Okay po? Okay, try po natin, ha. Kaya halimbawa po, lagay muna po natin yung region. Or ipapakita ko muna po sa inyo yung mga M1, M2, or Music 1, ganyan-ganyan. Okay, region, kung mapapansin niyo po, mga walang laman po yan, ha. Yan po, wala pong laman yan. Yan, para po wala pong daya. Yan po, yan. As in, wala po silang mga laman. Yan, and hanggang sa may dulo, talo na po tayo para mabilis. Pag input ko po, halimbawa po, ang region ko ay NCR. Division ko kasi is Navotas. Yan. Tapos, ang name po ng school ko is Navotas National High School. Yan. Let's say ang grade ko ay grade 10 section purity. Purity. Yan. Let's say po ako po ay si Mr. Goku. O Mr. Clemente na lang, no. Yan. Pero hindi po kasi ako MAPI teacher. Ako po ay mathematics teacher. Yan. Ang school ID po namin ay 305453. Ang let's say ang school year po ay 2021 to 2022. Ang MAPI po, ang subject po natin is MAPI. Yan, nagdiyan na po lahat. Tapos lagyan ko na rin po ng pangalan dito, kahit isa lang po, okay na po tayo diyan. Halimbawa po Juan De La Cruz. De La Cruz. Yan. So kung mapansin niyo po, pag nilagay po siya sa music 1 ng first quarter, nandiyan na po kagad lahat. Yan. Kung mapapabilis po yung trabaho po natin, no? Hindi na po tayo magka-copy-paste, no? Hindi na po tayo magta-type ng isa-isa. Nandiyan na po lahat, no? Yan, nandiyan na po lahat. Yan, kung mapansin nyo po, nandiyan na po si Juan De La Cruz, purity, pangalan ko, subject, etc., etc. Hanggang doon sa may dulo. Yan, nandiyan na po lahat. So, halimbawa po, first quarter na po mag-i-input po tayo ng grade. Yan. Halimbawa po, sa written works ko, magbibigay lang po ako ng dalawa, no? Dalawa lang po para po mabilis tayo. Halimbawa po, yung first written work ko is 10 po yung highest possible score. Tapos yung second, 20. Tapos po, ito ay, halimbawa po, nakuha po ni Juan De La Cruz for the first written work ay 9. Tapos po, yung nakuha niya po for the second written work niya ay 18. Yan. Tapos sa performance task ko, halimbawa po, dalawa rin po yung nabigay ko po, no. 50 yung una, 40 yung pangalawa. Yan. Halimbawa po, ang nakuha po ni Juan De La Cruz sa first performance task ay 48. Tapos yung sumunod naman is 35. Tapos, yung quarterly assessment, halimbawa, ang nakuha niya po, 1 to 50, if I'm not mistaken po, no. Halimbawa po, ang nakuha niya po ay 45. Meron po mag-generate dito na initial grade at quarterly grade.
Yan. So, nakuha niya po is 94. Yung 94 na yan, i-input po siya kagad sa quarterly grade. So, ayan po kagad siya, 94. Kung mapansin niyo, wala pa po tayong arts, PE, health, and MAPE. Kasi hindi pa po natin nilalagay yung arts 1, physical education 1, health 1, or first quarter for the health. Kaya meron lang po tayo sa quarterly grade. The first quarter is yung music. Nakaintindihan po? Pagdating po sa final grade, wala rin pong lalabas. Kasi hindi pa po tapos yung first quarter po natin. Kasi yung tatlo pong components ng MAPE ay wala pa pong laman. Mamaya po magkakaroon po itong first quarter na grade ni Juan de la Cruz kapag nalagyan na po natin o nakompleto na po yung components ng first quarter. Okay? Pagpatuloy po natin sa art. Halimbawa po sa art, 20. Isa na lang po ang lalagay ko po, no, para po mabilis tayo. Okay, 20 ang nakuha po ni Juan de la Cruz is 18. Another is 20 ang nakuha po ni Juan de la Cruz ay 15. Tapos 1 to 50 ang exam ang nakuha niya po ay 45. So ang grade niya po for the arts, first quarter, is 88. Pag kinilik niya po yung quarterly grade, 88 po ang lalabas. Okay po, again, wala pa rin po lalabas sa quarterly final grade, yung first quarter, kasi yung dalawang components, wala pa pong laman. Okay, magpatuloy po natin. Let's say 10. Isa lang pong ilalagay ko po para po mabilis po ako, ha. Okay, next po tayo. Let's say 10 again. Ang nakuha niya po ay 9. Tapos ang exam niya po, 50. Ang nakuha niya po is 49. So, ang nakuha niya po is 93. Pag nilagay niyo po sa quarterly grade, ang first quarter, ang physical education first quarter ay 93. Okay po. The last one, para po magkaroon po yung laman ng final grade po niya ng first quarter. Okay? Health. 1 to 20. Ang nakuha niya po ay perfect. 20. Tapos po dito ay, let's say, 50. Ang nakuha niya po ay 48. Tapos po, 1 to 50. Ang nakuha niya lang po is 35. So, ang grade niya po ay 94. Kung mapansin niyo po dito, may quarterly grade na po siya na 92. So, tapos yung health niya, 94, kasi yung health niya po dito is 94. Okay po, pagpunta niya po sa final grade, direct na po kagad na 92. Okay po, kaya po madali po yung trabaho po ninyo pag nagamit niyo na po itong Excel po na ginawa ko po. Again po, ito po ay naka-align po, no, doon sa may binigay po ng Department of Education, na input na lang po kayo ng input tapos print na lang po ng print, okay? Para po mas mabilis po yung trabaho po natin. Yan po. Again po, pagpapatuloy ko po hanggang doon po sa fourth quarter para po malaman nyo po na magkakaroon po ng final grade po dito. Okay po? Try po natin. Isa-isa na lang po yung lalagay ko pong grades or score po ng mga bata and highest possible score. 50 ang nakuha niya lang po, let's say 30, 34, ang grade niya po 96, okay? Pagdilagyan po natin 96, no? Okay? Okay po, try po natin yung iba. Ayan. Ayan, and then after that, 50, 26, yan. Next po natin. Dito po tayo. Oops, sobra po yan. Pag sumobra po, may lalabas po na ganito. Yung input number less than or equal the HPS. Kasi 20 po yung in-input natin, pero 10 lang yung HPS natin. So, automatic po yan. Okay, let's say 9 lang po siya. 50, let's say 25. So, 82. Next po, lagay po natin dito. Yan. Oops, sorry po. Sobra po pala. Ulit po natin. Let's say 17. Lagi po 17. Yan. Next po natin is 50, 45, 50, tapos let's say 18 lang ang nakuha niya. So, 86 lang ang nakuha niyang grade. Pagpunta niyo po dito, ayan po yung lalabas. 88 po ang final. Lalagay po yan sa final grade 88. Okay po. So, ayun lang po, no, yung isi-share ko po sa inyo. Tapos po, para po ma-download niyo po itong Excel po na to, na mismong Excel na to, pwede nyo pong tignan dito po sa may description sa baba ng video to. Okay po, thank you very much po sa mga MAPE teachers po natin. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!